ang batang may pulang buhok, si Anne Shirley, na nagmula sa isang bahay ampunan, nakarating sa Green Gables na puno ng pag-asa. Subalit, ang kinakailangan ni Matthew at Marilla ay isang batang lalaki na makakatulong nila sa mga gawaing bukid, kung kaya ibabalik nila si Anne sa bahay ampunan. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Ha? Napakaganda po ng tanawin. Isang malaking puno at kay gandang mamulaklak. Pero hindi magandang magbunga. Maliliit na, may mga uod pa. Naku, hindi lang naman po ang puno. Ganun pa man, maganda pa rin siya. Namumulaklak na para bang sinadya niya. Ibig ko pong sabihin, ang lahat ng mga puno sa paligid, ang hardin, ang sapa at ang kakahuyan at ang buong malawak na daigdig. Kayo po ba? Nararamdaman po ba ninyong mahalin niyo ang daigdig sa umagan tulad ito? Naririnig ko po hanggang dito ang pagtawa ng sapa. Natutuwa po ako at may sapa dito sa Green Gables. Siguro po, iisipin ninyong wala namang pagkakaiba yon para sa isang bisita lamang. Pero may pagkakaiba po para sa akin. Totoo po yun. Lagi ko pong maaalala ang sapa sa Green Gables kahit hindi ko na po siyang makitang muli. Kung wala pong sapa, hindi po ako mapapalagay dahil sa hindi magandang pakiramdam.
Hindi na po ako malungkot sa umagang ito. Hindi po dapat malungkot ang tao sa umaga. Maswerte po tayo dahil mayroon tayong panibagong umaga. Pero bakit parang nalulungkot pa rin ako? Hindi naman kasi totoo dahil iniisip ko lang ang mga bagay na yan. Pero kung talagang ako ang gusto ninyo, siguradong magiging masayang-masaya po ako. Pero ang pinakamasaklap ko, nangangarap ka. Kapag dumating na yung oras na titigil ka na sa pag-iisip, yun po ang tunay na masakit sa damdamin. Talagang ganyan ang buhay. Siya, sige na at magbihis ka na. At kung pwede lang, tigilan mo na yung kaiisip mo. Naghihintay na ang almusal. Maghilamos ka at magsuklay ka. Hayaan mong bukas ang bintana. Hayaan mo na rin ang kumot at ako na ang bahala. At bilisan mo ang pagkilos. Magandang umaga po, Uncle Matthew. Magandang umaga naman. Gutom na gutom po ako ngayong umaga. Maaliwalas po ang daigdig ngayon, hindi tulad kagabi. Natutuwa po ako maaraw ang umaga. Pero gusto ko rin po ang maulang umaga. Kahit ano pa pong umaga ang dumating, hindi po natin alam kung ano mangyayari sa buong maghapon. At napakahaba ng araw para mag-isip at mangarap. Pwedeng umulan na tumaro habang nag-iisip. Pero natutuwa po ako at hindi umulan ngayon. Dahil mas madali pong tanggapin ang anumang kalungkutan kapag nararamdaman ang init ng araw. Dapat po maging masipag ako. Hindi naman po sigurong masamang isipin ang sarili na nabubuhay sa araw-araw bilang isang bayani. Pero hindi rin po siguro maganda kung gagawin ko ang ganoon, hindi po ba? Pwede bang tumahimik ka muna? Ang liit mong bata pero napakadaldal mo. Kumain na tayo. Hala, kain na! Tahimik si Anne habang kumakain sila ng almusal. At dahil doon, tila hindi mapakali si Marilla. Si Matthew naman, tulad ng dati, tahimik din kumakain. Kung kaya, tahimik ang almusal sa hapagkain. Pwede na ba akong magligpit? Opo. Marunong po ako maghugas. Marunong ka bang maghugas ng pinggan? Opo, mahusay po ako. Mahusay po ako mag-alaga ng mga bata sa ampunan. Wala naman po kayong ampun para alagaan ko. Wala akong balak na magkaroon ng isa pang bata. Kung ikaw pa nga lang masakit ka na sa ulo. Hindi ko nga lang alam kung ano ang iniisip ni Matthew. Biglang umalis pagkatapos ng almusal. Naku, napakabait po niyang tao. Madali po siyang maawa. Baliwala po sa kanya kung masyado akong madaldal at maraming kwento. Pakiramdam ko po, taglay niya ang kabutihan sa unang pagkakataong nakita ko po siya. Pareho kayong kakatwa ang ugali. Kung yun ang ibig sabihin ng kabutihan para sa'yo. Sige, ikaw lang maghugas ng mga pinggan. Marami pa akong gagawin ngayong umaga. Kailangan kong pumunta sa White Sands ngayong hapon para makipagkita kay Ginang Spencer. Sasama ka sa akin at titingnan natin kung ano ang naging problema. Pagkatapos mong maghugas ng pinggan, aakyat ka para ayusin ang iyong kama. Opo.
Ikaw na ang bahala rito. Ako na po ang bahala. Hindi maganda ang ayos ng kobre kama kung ihahambing sa mga plato. Dahil po, hindi pa ako nakakatulog sa malambot na kama. Tapikin mo lamang ng ganito at magiging maayos na ang kobre kama. Talaga po? Pwede ko pong subukan? Pagkatapos mong ayusin ng kama, pwede ka na lumabas para maglaro. Talaga po, Aunt Marila? Pagpagin ang alikabok sa katawan at punasan ng putik sa paa bago pumasok ng bahay. Maliwanag ba? Opo, at mag-iingat po ako. Papa, bakit? Meron ka ba problema? Nagpasya po akong wag na lang lumabas. Kung hindi po ako dito titira, wala na pong silbi na magustuhan ko pa ang Green Gables. Kung lalabas po ako, sigurado makikipagkaibigan po ako sa mga puno, sa mga bulaklak, sa ilog, at magugustuhan ko sila. Hirap na po ako ngayon, kaya hindi ko na po pahihirapin pa. Gusto ko po talaga lumabas. Parang may tumatawag sa akin. Ann, samahan mo kami. Ann, kailangan namin ng kalaro ngayon. Patuloy po nila akong tinatawag. Pero mabuti pong wag na lang. Kung aalis din naman ako sa Green Gables, hindi ko dapat mahalin ang mga bagay rito. Kung kaya po laking tuwa ang aking naramdaman nang malaman kung dito na po ako titira. Ang akala ko po marami akong bagay na mamahalin dito at walang sino man na makakapigil sa akin. Pero tapos na ang maikling panaginip. Wala nang saysay ang aking kapalaran. Kung kaya hindi na lang po ako lalabas na may takot, siguradong malulungkot na naman ako. Aunt Marila, ano po ang pangalan ng geranium na nasa may bintana? Apple-scented geranium. Hindi po yun na tinutukoy ko. Yung pangalang itinawag ninyo, hindi po kayo nagbibigay? Pwede ko po bang bigyan ng pangalan? Teka, Bonnie po ang itatawag ko. Pwede ko po bang tawagin Bonnie habang naririto pa ako? Ano ba naman? Bahala ka. Wala akong pakialam. Pero ano naman ang halaga kung bibigyan mo pa ng pangalan ng geranium? Naku, kahit po geranium lang, mahalaga po ang pangalan para sa mga bulaklak. Tulad rin po ng mga tao, kailangan ng pangalan. Di po ba? Walang kwenta kung tatawagin mo lang geranium at wala ng iba? Hindi po ninyo gugustuhin na tawagin lang kayong babae sa lahat ng oras. Kaya binigyan ko po ng pangalan kaninang umaga ang puno ng cherry sa labas. Tinawag ko pong Snow Queen. Dahil po napakaputi. Siyempre, hindi naman po lagi siyang namumulaklak. Pero pwede pong isiping laging namumulaklak. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nakakilala ng batang tulad niya. Pero interesante siyang bata para kay Matthew.
Ewan ko na lamang kung ano pa ang susunod niyang sasabihin. Napakadaldal! Ako ba'y naengkanto na rin ang batang yon? Pagkatapos ni Matthew? Pero ano ang iniisip ni Matthew? Sa palagay ko, talagang gusto niyang ampunin ang batang yon. Malapit na tayong magtanghalian. Pwede ko bang magamit ang karwahe ngayong hapon? Matthew, alam kong ayaw mong sumama. Hayaan mo nga akong pumunta sa White Sands para lutasin ang problemang ito. At isasama ko na siya. At sasabihin ko kay Ginang Spencer na ibalik na siya sa bahay ampunan sa lalong madaling panahon. Naihanda ko na ang iyong tsa. Aalis ako sandali para gatasan ang mga baka. Tulad ng dati, wala pa rin sinabi si Matthew. At para kay Marila, nagsayang lamang siya ng mga salita na parang walang kausap. Tunay at nakakainit ng ulo kapag may kausap ka na hindi naman nagsasalita. Jerry Book mula sa Crete, naririto kaninang umaga. At sinabi ko sa kanya magtatrabaho siya sa akin ngayong tag-araw. Matthew, ang sabi mo mag-aampun ka ng bata para may katulong ka. Bye.
Naririnig ni Matthew ang tinig ni Anne na puno ng pag-asa. Pero bakit hindi niya masabi kay Marilla na gusto niyang patirahin si Anne sa Green Gables? Naramdaman ngayon ni Matthew ang galit. Kinahaponan, matamlay ang pakiramdam ni Matthew at walang gana sa pagtatrabaho. Patuloy ang kanyang pagdarsal at tahimik na naghihintay na sana magbago ang isipan ni Marilla at ibalik si Anne. Samantala, tahimik lamang si Anne sa tabi ni Marilla na ikinagulat niya habang nasa biyahe patungo sa White Sands. Nagpasya na po ako na maging masaya habang sakay ng karuwahing ito. Kapag inisip ko pong gagawin ko, siguradong magagawa ko po yun. Hindi ko po iisipin na babalik na ako sa bahay ampunan habang naaalyo naman ako sa ating biyahe. スペンサー夫人の家へ向かう途中、 アンは辛かった自分の身の上をマリラに話します。次回赤毛のアン第4章、アン生い立ちを語るをお楽しみに。 燃える雲を覗く。